Itinakda na ng Commission on Elections o COMELEC ang preliminary conference kaugnay ng petisyon para kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Bongbong Marcos. Maghaharap sa pamamagitan ng video teleconferencing sa November 26 ang mga petitioner at kampo ni Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na walang kwenta ang petisyon na tinawag niyang basura, pero pinaghahandaan pa rin daw ito ng kanyang kampo. Ayon sa tagapagsalita ni Marcos, walang otoridad ang COMELEC na i-review ang desisyon ng Court of Appeals. Sagot naman ni Fides Lim na isa sa mga petitioner, paano magiging basura ang kanilang petisyon gayong facts ang pinagtatalunan dito kung nagsinungaling o hindi si Marcos sa kanyang COC nang sabihin nitong hindi pa siya napatutunayang nagkasala sa kahit anong kasong may parusang nagbabawal ng habang buhay na pag-upo sa gobyerno. Handa raw silang humarap kay Marcos sa hearing. Tinukoy sa petisyon ng desisyon ng QCRTC noong July 1995 kung saan napatunayang guilty si Marcos dahil sa hindi pagbabayad ng buwis at hindi pag-file ng income tax return mula 1982 hanggang 1985. Sinintensyahan siya ng korte ng parusang pagkakakulong at pinagbabayad ng buwis at multa. Sa apela ni Marcos, pinagtibay ng Court of Appeals ang guilty verdict ng QCRTC sa kaso ng kabiguang mag-file ng ITR at pinagbabayad si Marcos ng tax deficiency, pero inalis ang parusang kulong. Inaasahan naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na makapaglalabas ng desisyon ng COMELEC sa lalong madaling panahon. We expect a ruling on this issue fairly quickly because this is a cancellation case. And that's just the one ground. So basically, kailangan lang nila patunayan na hindi sila nagsisinungaling doon sa kanilang COC. And that should be pretty quickly over. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.